Maglilibot-libot muna tayo. Dumaan ako dito kanina pero gusto kong bumalik doon kasi merong magandang pestuhan doon. So okay siya, maganda, hindi naman siya hassle sa handling. Okay na okay. Kung meron tayong chance makabili ng kagaya nitong motor, okay na okay to para sa mga baguhan na mag di naman siya for baguhan. At hindi naman mahirap sa uluhin yung mga scooter kasi piga lang naman eh. Oh, shout out sa mga nagmi-maintain ng mga bulaklak dito. Yeehaw! Yeehaw! Nami kung ano, kung hindi nyo alam, namimingwit din tayo. So, susunod na lang, i-explain ko na lang. Pero sa ngayon, hanap tayo ng tambayan dito. Mainit. Sobrang init. Saan kaya tayo pumupuesto? Mainit eh. Siya, testingin natin dito yung kanyang torque. Bilis. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, naka-full na yung atin, ano, naka-full na yan. Yan, yung walang cambio, 80. Wala eh, 80. Iba yung ano, iba yung takbo kasi ng ano, merong cambio. Pero hindi ka naman madidismaya dito, no. So far, so good. At, hindi ka naman bibiguin. Umaandar siya. Yung VBA, umaandar siya kapag nasa ilang RPM ba yun? Hindi ko nakita. Ayan, lumalabas siya kapag ganun RPM, no? So, sa akin, maganda siya kasi nanggaling tayo sa mga merong may mga shifting na mga motor. So, ayun, magtutry tayo ng mga scooter-scooter. 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 Test natin ulit. Hindi siya makaabot ng 100 eh. Kasi kahit ganun. Sa akin mo to, nakaabot siya ng 110 dyan.
kahit malapitan kasi yun nga merong cambio. Syempre every shifting has a power, pero ito wala eh, tuloy-tuloy lang. So tignan natin ulit. 5, 4, 3, 2. Wait, banking. Full na to, oh. Nasa 80. Ano na eh. Tapos kapag ano pala, ano notice ko, kapag nakabuelo ka na, nakaabot ka na ng 80 kph, yung preno parang hindi siya na gano. Siguro nga kasi doon sa mga technology niya, which is the VVA, na hindi ko naman alam yung mga function pa ngayon. Alamin natin, kakapain. So yan, para makita nyo ng makita nyo, i-park natin kung anong itsura ng 2020. Meron siyang parang may napipila ko kasi hindi siya synchronized yung pag pagbubomba mo. Minsan delay siya, minsan naman active naman. Yan, lagay natin dito. Mainit kasi. Yuhu! Yo! Boom! Patay! So yan. So welcome dito sa ating bagong channel, no? So ngayon nagte-test drive tayo ng NMAX. So ayan. Ayan, so yan yung gamit natin ngayon, pinahiram sa atin, which is na yan, may nakalagay na stop and start system. So tapos, yan lang, naka-gold yung pangalan na NMAX 155, tapos yan. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, nung doon ako dumadaan sa mga medyo malubak na simento, isang masyado siyang matagtag, ewan ko kasi. Pero, I think, same, mas malaki pa nga eh. Mas malaki pa nga yung kanyang front shock kaysa sniper natin. Pero, parang ano, di sila magkalayo sa shifting. So, pero yung feeling nga na bago ka lang sa scooter, tapo nagde-daily drive ka ng manual, meron pang clutch at masyempre may preno sa paa. Ito kasi yung scooter na tinatawag nila, which is yun nga, automatic, walang preno sa paa. Front and rear nasa kamay. Tapos piga ka lang ng piga. At yun. Yun lang gusto kong malaman nyo, na ganun yung feeling na nanggaling ka sa Sniper 150 na 2019 model, tapos gumamit ka ng NMAX 155, no? So yan, tambay muna tayo dito. So kung ano pa yung I think na mafe-feel ko dito sa motor na to, i-share ko na rin syempre dun sa ating channel, no? So shoutout nga pala kung sino yung mauunang makapag-subscribe dito sa Sputnik Moto. Yes, so yun nga, may inayos pa dito na daan, no? I mean yung parang ano siya, park ginagawa mula doon hanggang doon sa basta malayo, sobrang haba nito. This is Iloilo River, sa hindi pa nakakaalam. Inaayos na po yung dito na side kasi matagal ko na tong, kung ako siguro maraming pera at may power, matagal ko na tong pinagawa kasi malaking tulong to sa mga mahilig mag fitness, mag jogging. Noong una pwedeng yung bike, pero ngayon di na, hanggang dun sa kabila, tapos dito sa kabila papunta dun sa
basta malayo, hindi ko lang alam. Lalagay ko na lang sa screen kung ilang kilometer ba to ngayong Iloilo River, no? So, mamaya ulit, mga kamoto angler. Mga ka-Sputnik pala, no? So, nalilito ako kasi yung unang channel natin is yung moto angler, no? So, ngayon, Sputnik Moto. Yeehaw!